mo, tapikin mo nga yung katabi mo, sabi mo, good afternoon. Grabe, sino dito? No, ang init-init, pero ako nang lalamig. Kinikinaw ako. Baka kinakabahan lang ako. Praise God. Pero sino dito? You're excited. Wow, Lord, we are now, nasa month na tayo ng April with our new series. Anong series natin ulit? Anong series natin ulit? Able to accelerate. Ayan, sino dito excited na, no? Kung pinag-usapan natin last month, able to serve now. Lord, we are able to accelerate, Panginoon, this month. So sino dito naniniwala na the first week pa lang pero may kakatagpuin ng Panginoon sa hapon po na ito. Amen and amen. And of course, mga kasama natin online, naniniwala ako na kahit wala po kayo with us this afternoon, naniniwala ako na si Lord na po ang bahala sa inyo. Amen and amen. So, dire-diretso na tayo. So, Coach Kianca, ano ba yung pag-uusapan natin ngayon? So, it's all about spiritual acceleration. Sabi mo sa katabi mo, spiritual acceleration. Amen. Anong meaning yan? So, babasahin natin. Our definition of spiritual or acceleration itself, sabi po sa tropa ko, sabi ni Merriam-Webster. Yes, tropa ko. Sabi niya, to move faster, to gain speed or direction. Ano pa po? Sabi dito, to progress from grade to grade, so levels by level by level, progress or development. Amen. So, para mas lalo nating maunawaan, maintindihan, let's see this illustration. So, may niready ako illustration dyan. Lalabas ba natin yung first illustration? Amen. The first page. Yan. Sinong gusto ng kotse? Amen. So, dito pa lang, simula pa lang, amen ba? Ang kotse, kapag sinusian mo yan, of course, no, kapag tinapakan mo yung gas, tsaka pa lang siya aabante. Amen ba? Tama ba? Ano pa? Yung battery niyan, kapag bumagal, of course, babagal din siya. Wala pa po tayo sa next picture. Amen? So, magiging mabagal rin po yung takbuhin natin. O, tama ba? O yung kotse, totoo ba yon? Pero once na pinalitan po natin ng battery, ano mangyayari? Sige, pwede tayong magsalita, pwede tayong makipag-cooperate. Ano? Ano mangyayari? Bibilis, di ba? Amen. So next is, sino dito mga nagbabike? Amen, mga bikerist? Amen. So same thing, no? We are, may plano ka na pumunta ng iba't ibang lugar. And of course, may mga kaibigan ka, may mga kapwa ka, mga bikerist mo. Siyempre, you have a goal as well, totoo ba? Hindi naman pwedeng nagbabike ka lang tapos iikutin mo lang yung MAP araw-araw. Amen. Siyempre, you have a goal, no? May goal ka kung anong speed ng takbo mo, kung ano yung pupuntahan mo, kung ano yung dadaanan mo. And of course, you need to be alert as well. Amen? And last illustration dyan is, sige, pakita po natin. Yun! Sinong gusto niyan? Finish line! Amen! Sa pag-aaral mo, if you want na makagraduate ka, amen, your goal is to win, no? And to finish the race. Amen ba? Hindi ka lang tatakbo para lang sa wala. Totoo ba? Hindi ka lang tatakbo dahil tatakbo ka lang, gusto mo lang mapagod ka. Amen? Walang ganon. Amen ba? You are running because you want to finish the race. Either to help, no? Yung mga sumasali dyan, either to help organizations, self-satisfaction, talagang gusto na nila eh, sport na nila yun. Amen ba? Or you just have the goal to finish miles and kilometers given to you. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Amen. So, sino dito gusto mo din ng may progress sa'yo? Amen. Sino dito gusto mo ng may development din sa'yo? Amen. Amen. So, before we start this afternoon, can I encourage each and every one of us, tayo tayo lahat, let's ask God in His presence sa kalagitnaan na ito. Let's close our eyes, let's bow down our heads, let's pray. Lord, Panginoon, maraming salamat po for another month, Panginoon, na magsasama-sama kami, Panginoon. Lord, salamat sa biyaya mo, sa grasya mo, Panginoon. Lord, we welcome you in this place. Holy Spirit, take charge. Katagpuin niyo po ang bawat isa po sa amin, Panginoon. Lord, walang lalabas sa sanctuaryong itong walang natututunan, walang natatanggal, Panginoon, walang nababasag sa amin po mga puso.
Itago niyo lamang po ako sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang makita sa buhay ng bawat isa po sa amin. And even, Panginoon, sa gagamitin mong lingkod, ikaw na po, Panginoon, ang makita sa aking buhay. Lord, to you alone, in the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Sige, pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Yes, sige. Give your best clap unto the Lord. Amen and amen. Sige, makakaupo na po tayo. Amen. So, as we go through, sabi dito, ibig sabihin pala ng acceleration, you have a goal in progress to have a better results or development. Amen. Sino gusto nun? Amen. Specifically within you. Ikaw mismo, ako mismo, tayo mismo. Pero in the other hand, okay, same thing with my spiritual acceleration. Kailangan nag-a-advance ako, aabante ako, nagle-level up ako spiritually. Totoo ba yun? Amen. Amen. Hindi pwedeng stagnant ka lang. Totoo ba? Hindi pwedeng dito ka lang. Hindi pwedeng walang pagkilos, walang nangyayari. Amen. Hindi pwedeng walang nakikitang pagbabago. Totoo ba? Sabi po sa Philippians chapter 1 verse 6, no, makibasa po kayo sa akin. Sabi dyan, I am convinced and confident of this thing, that he who has begun a good work in you will continue to perfect and complete it until the day of Christ Jesus, the time of his return. Amen. Basahin po natin sa Tagalog, sabi po dyan, kaya sigurado ako na yung magandang bagay na inumpisahan ng Diyos sa inyo, tatapusin niya hanggang sa araw na bumalik si Jesus Christ. Naniniwala po ba kayong lahat nang meron po tayo ngayon, lahat ng pinapagawa sa iyo ng Panginoon ngayon, hindi mo man maintindihan, hindi mo man makita clearly, pero tatapusin ng Panginoon. Amen and amen. So, just a brief background lang po no, ng passage na binasa po natin. Sabi po dito, Paul begins the verse with a statement of great confidence in the Philippians. So, ang kinakausap niya po dito is for the Philippians. While salvation from the penalty of sins happened at that moment, a person accepts Christ. Ano ba po? The process of becoming more like Christ is exactly that, a process. Okay, Lord. Hindi pala biglaan. Hindi pala ura-urada, but it is a process. Amen ba? Paul is telling and reminding the Philippians na hindi ibibigay ng Panginoon sa kanila yung isang bagay na hindi kayang tapusin at napagtagumpayan na ng Panginoon. Amen ba? And take note, no? During that time, habang ginawa to ni Paul, habang sinasabi niya ito no sa Philippians, nakakulong po siya. Imagine, siya yung nakakulong but he still no choosing, strengthening the Philippians during that time. Paano kaya kung tayo nandun sa sitwasyon na yon? Amen. Pero he still care for these people to know God and to be more like Jesus. Sino dito habang tumatagal ka, if you have your ministry or habang tumatagal na nakakilala mo ang Panginoon, you want to be more like Jesus. Amen and amen. And sabi pa dito, Paul is completely sure that this sanctification will continue in the lives of these believers. In particular, this assurance is grounded in the work of Jesus Christ. In other words, Paul has not doubt. No? Hindi siya nag-doubt. Amen. Hindi siya nag-doubt. Pero sabi po dito, the meaning of sanctification, to set apart for special use or purpose. Sino dito naniniwala na may purpose sa iyo ang Panginoon? Amen. Sino dito naniniwala na hindi mo man naunawaan, hindi mo man naiintindihan, pero may plano sa iyo ang Panginoon? Amen. That is, to refer to the state or process of being set apart. Wow, Lord! To be set apart, made holy. Imagine, as a vessel full of the Holy Spirit of God. Amen? We are working in progress. Totoo ba? Naniniwala ba kayo doon? Hindi mabilisan, no? Pero yung pangmatagalan na we are working in progress to be better. Amen? Hindi pwedeng wala pong nakikitang proseso po sa amin. Sa atin. Amen? Naniniwala ba kayo doon? And sabi po dito, no, sa binasa natin, He who begun a good work in you will continue to perfect and complete it until the day of Christ Jesus, the time of His return. No, God will continue to mold us.
Amen. Sino dito naniniwala na may babaguhin pa ang Panginoon sa atin, no? Equipping us according to His will, His plans, amen, and to His ways. And alam ng Lord eh, naniniwala po ba tayo na tanging ang Lord lang ang nakakaalam? Amen. Kung ano yung gagawin natin sa mundong to. And God just want us to remember, no, to enlighten us na in the testings, God is with us. Amen. So pinapalakaran ng Panginoon sa atin. And God is just looking towards us if we will obey and follow to His righteousness. Totoo ba? Minsan kasi may nadadaanan lang tayong pagsubok. Even sa car, di ba? Minsan sa kotse, may hindi ka lang makitang tama, may hindi ka lang makitang, alam mo yon, parang, Lord, hindi na tama to. No? Bebenta mo na, iiwan mo na. Amen ba? Amen. And sabi po dito, hanggang sa pagbabalik ng Lord, I hope and I pray light of bless, madatnan tayo ng Panginoon, no? Na nagbibigay ng buhay sa Kanya, nagpapagamit ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Amen po ba? Gising pa ba yung katabi mo? Amen and amen. So, babasahin po natin. Dito po iikot yung passage po natin sa Philippians 2 verse 12 to 13. Yan, sabi po dyan, sa verse 12, samahan niyo ako. Sige, pwede po ba kayo muna ang magbasa ng verse 12? So, 1, 2, 3, go. Continue to work out your salvation. Amen. And discreet the name of Christ. So verse 13, sabi po dito, for it is not your strength, pero strength daw po nino, but it is God who is effectively at work in you, both to will and to work, that is strengthening, energizing, and creating in you the longing and the ability to fulfill your purpose for His good pleasure. So sabi po dito, no, sa spiritual maturity, it's all about our spiritual acceleration. Amen. Kamusta ba yung pananampalataya natin sa Panginoon sa mga oras na ito? Amen. No. And mabilis na mabilis lamang po tayo this afternoon. Amen. Mabilis na mabilis lang tayo. There are just 3 points na pag-uusapan po natin sa hapon po na ito. Ready ka na ba? Ready na ba yung katabi mo? Amen. Okay, sige. Let's go. Let's proceed. In order for us to accelerate in God's purpose in our lives, so number one, we need to accelerate to know God, to know and encounter God. No, just to enlighten you, light ablaze, totoo ba, minsan may mga tao tayong kilala lang by name. Naniniwala ba kayo doon? Pero hindi naman talaga natin lubusang kilala intimately. Or how deep your relationship with that person. Pwede kasing may kilala tayong tao, but we don't know fully know the background of that story, no, ng taong yon, where they came from. So magkaiba. Magkaiba yung kilala lang natin sila by name and kilala natin sila ng buong buo. Amen. Intimacy with them. Pwedeng may naririnig tayong story from them, from that person, pero hindi naman talaga siya ganun. Amen. Pwedeng we know someone based on what people think of them. From there, pwede natin silang makilates. Amen po ba? Kasi naririnig natin eh. Totoo ba? Based sa maraming nagsasabi, ah, ganito kasi si ano, ganito kasi siya manamit, ganito kasi siya magsalita. Amen. But to tell to each and every one of you today, light ablaze, pwedeng sa estado natin ngayon, we are here. Amen. We are listening kung ano yung sinasabi sa atin ng Panginoon. We are attending the church, pero hindi talaga natin lubusang kilala ang Panginoon. Amen. Amen. And may nabasa po ako sa isang article, sabi po doon, trust is the heart of intimacy. The more we trust someone, the closer we let them get to us. Naniniwala po ba kayo doon? Intimacy, that's the heart of our intimacy. Once na nakilala mo yung isang tao, amen, mas mararamdaman mo, mas mararanasan mo, mas makikilala mo siya ng lubusan. And that's the same thing with the Lord. Sino dito nagda-devotion? Amen. Sino dito kinakausap mo ang Panginoon? And that's the same thing.
No, nagbabasa tayo ng Bible, we are doing our devotion just for us to be more closer with the Lord and to get us to be with the Christ. Baka naman we are just attending the church but we don't know who really God is. Amen. Tignan mo nga yung katabi mo, nag-church ba yan para mas lalong maunawaan ng Panginoon? Amen. And to ask this afternoon, no, Light Ablaze, how's your relationship with the Lord? How's your intimacy with the Lord? Kamusta yung alab ng puso mo when it comes to Him? May excitement ka pa rin ba? Amen. May natututunan ka pa rin ba? Do you still listen to the Lord? Are you still saying yes because you love God or dahil na lang sa udyok ng mga taong nakapaligid sa'yo? In order for you to level up in your spirituality, you must have your intimacy with the Lord. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, in order for you to level up sa gawain ng Panginoon, you really need to have your intimacy with the Lord. Amen. No, you do your devotions, magpalalim ka sa Panginoon. You attending your light groups just to learn or just to understand more who God is. And sabi po sa Psalms 27 verse 4 to 5, "One thing I have asked of the Lord, and that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord in His presence all the days of my life, to gaze upon the beauty, the delightful loveliness, and majestic grandeur of the Lord, and to meditate in His temple." So I hope and I pray, no, this afternoon, Lord, I just ask, Lord, one thing, and that is, Lord, just to seek You. Amen. Sino dito, you want to seek the Lord with all of your hearts? Amen. Hindi ka lang mag-seek every Sunday, hindi ka lang mag-seek every light groups, hindi ka lang mag-seek every prayer works, pero you will deep your intimacy and true relationship with the Lord. Amen. When was the last time you talked to God? When was the last time you pray? Yung puso sa puso sa Panginoon. When was the last time you encountered the Lord? Sabi po doon, no, that I may dwell in the house of the Lord in His presence all the days of my life. Lord, in Your presence, I am satisfied. Naway yun yung maging panalangin natin. Amen. All the days of my life, Lord, hindi ko man lubos na maunawaan, hindi ko man lubos na makita, Panginoon, yung mga araw na susunod pa, okay lang kasi, Lord, panatag ako na Ikaw ang kasama ko. Your presence is enough. Amen? So number one, ano sabi doon? In order for us to see God's purpose sa ating buhay, number one is to accelerate to know and encounter God. Second is to accelerate to be more like Jesus. Amen? Sino dito gusto mo maging kagaya ng Panginoon? And sabi po sa Philippians chapter 2, verse 12 to 13, "So then, my dear ones, just as you always have obeyed my instructions," and ano daw po yun? Sige, tulungan niyo akong magbasa. "My instructions with enthusiasm, not only in my presence, but my absence. Continue to work." "Using serious caution and critical self-evaluation to avoid anything that might offend God or discredit the yes of Christ." So teka lang. Amen. Self-check tayo this afternoon. Kamusta yung spirituality mo when it comes to the Lord? Kamusta yung spiritual relationship mo when it comes to the Lord? Kamusta yung spiritual maturity mo when it comes to the Lord? How's your character? Okay lang ba heart-to-heart talk tayo, Light Ablaze? Okay lang ba yun? No, sa loob ng bahay, kamusta ka? No, the way kang makitungo sa ibang tao, kamusta ka? Sa school, kamusta ka? No, sa mga kaibigan mo, how do they see Jesus in you? Nakikita pa ba sa'yo ang Panginoon? No, mamaya imbes na i-correct mo, sinusulsulan mo pa. Come on, nandyan ka ba? Nakikita pa rin po ba ang Lord sa buhay natin? Baka mamaya, hindi na pala nakakalugod sa Panginoon. Mamaya hindi na pala natutuwa ang Panginoon. No, nasasaktan na din pala natin ang Lord. Amen. Baka naman mamaya may kailangan ng baguhin sa sarili mo, ayaw mo pang magpa-correct.
Yan, tingnan mo yung katabi mo. Siyempre, nagpapakorek yan. Amen? Baka mamaya, hindi na nakakabuti para sa'yo, pero patuloy mo pa rin ginagawa. Amen. And sabi po sa 1 Timothy chapter 4, verse 15, practice these things, immerse yourself in them, so that all may see your progress. No, it's all about advancing. It's all about pressing on. No, may ginagawa ka to work on something sa buhay mo. It's all about discipline. Sabi mo sa katabi mo, discipline. Amen. Disiplina sa sarili. Totoo ba? It's important to be disciplined. Amen. Either you are inside the church or outside the church, sa bahay, sa mga kaibigan mo, it's better to be corrected and be disciplined. Amen. Hindi ka aabante kung patuloy mong gagawin yung mga bagay na hindi mo ikakalago. Pray ka ng pray sa Lord. Lord, ito yung gusto kong makuha. Lord, ito yung gusto kong marating. Lord, ito yung gusto kong, gusto ko yung mangyari sa buhay ko. Pero ikaw mismo, hindi mo alam. No? Or gumagawa ka ng mga bagay na hindi naman nakakalagod sa paglago mo. Amen ba? No? Walang pangmadalian. Totoo ba? Walang pangmadalian. Ang buhay hindi parang instant. No? Hindi ka cup noodles na okay lang, okay ka na in just only 3 minutes. Amen? Nakuha mo ba? No, you will strive for it. You will work for it. You will have faith on it. Lord, hindi ko man nakikita pa, pero I know and I believe na mangyayari. Amen? Embrace your molding and equipping season. Alam ko sa atin, no, lahat sa atin, lalo na sa mga nagsiserve, yan yung tinatakasan natin eh. Hindi, mas magaling ako sa kanya. Lord, kaya ko to. Kaya ko ipakita sa kanya, Panginoon, kung ano yung kaya kong gawin. Pero sabi dito, embrace your molding and equipping season. Amen. Kung may dinadaanan ka, hindi mo man maintindihan, hindi mo man maunawaan, it's okay. Sabi mo sa katabi mo, it's okay. It's about the progress. It's about our development. No? Our acceleration. Embrace the molding seasons sa kung saan may tinuturo sa iyo ang Panginoon. Pakiramdam mo sa sarili mo, parang walang nangyayari, pero pinapaalala sa iyo ng Lord this afternoon that He has doing something in your life. Amen? Hindi ka ilalagay ng Lord sa isang sitwasyon na yan kung hindi mo kaya. Amen? Yes, mahirap. Wala namang madali. Hindi naman tayo cup noodles, di ba? Na instant, na 3 minutes lang, okay na. Tingnan mo yung katabi mo, hindi yan cup noodles. Amen. Hindi pwedeng napagsabihan ka lang, mawawala ka na agad sa church. Hindi pwedeng nakokorek ka lang, iiwan mo na yung mga bagay na pinapagawa sa'yo ng Lord. Amen. Hindi pwedeng hindi ka lang na-appreciate, nagtatampo ka na. Embrace your growth today because that will lead you to see the better version of yourself. Embrace it! Hindi madali, embrace it! Amen, kasi dyan mo makikita kung saan ka dadalhin at ilalagay ng Panginoon. You just really need to embrace it. Lord, hindi man maganda yung sitwasyon ko ngayon. I may not know you kung ano yung dinadaanan mo ngayon, pero sabi na Lord, embrace your growth today. Amen. Because that will lead you to see the better version of yourself. Ayaw nyo ba nun? Makita nyo yung better version of yourself? Na Lord, mapapasabi ka na lang na Lord, grabe ang layo ko na. Amen. Be teachable, light ablaze. Hindi sa lahat ng pagkakataon, tama tayo. Amen. Hindi sa lahat ng pagkakataon, tayo palagi yung pinapakinggan. We need also to listen. We need also to open our ears for rebuking. No? Dahil ganong buhay, tayo gustong mamuhay ng Panginoon. To be corrected and to have a teachable heart. Kung hindi ka marunong magpakorek, hindi ka looban ng Panginoon yun. Amen. Minsan kasi tayo, so sino dito mga light leaders? Amen. Kapag kinokorek natin minsan yung disciple natin, ba naman yan tayo? Ano ba naman yan? Ang KJ mo naman. Pero we don't appreciate them, but they are just doing that just to save you. Just to enlighten you. And of course, yung mga light group leaders nyo din, nagpapakorek din yan sa mga light group leaders sila. Amen?
I hope and I pray that the more we grow together, the more we grow individually, no, deeper, mas nagmamature po tayo. Spiritually, mentally, physically, amen. Naway, habang tumatagal, yung lakarin natin sa Panginoon, habang tumatagal na mas lalo nating nakikilala ang Lord, mas lalo din tayong lumalalim. The more na mas matindi ang relationship natin sa Lord, the more na mas magiging kagaya nawa natin ang Panginoon. Hindi po pwedeng paatras kung kailan nakikilala mo na yung Lord, tsaka pang ibang asal yung ginagawa mo. Nagsiserve ka na, pero iba pa rin yung ginagawa mo. No, sino tayo pag walang nakakita sa atin? Amen? And sobrang bilis na lang naman po natin. Ano yung number one? No, in order for us to see the purpose of God in our lives, to accelerate, number one is? Number two, accelerate to become? And lastly, number three is to accelerate to finish the work God has started in you. Naniniwala po ba kayo na minsan ang tao magaling lang sa umpisa? Ay, ako, lagay mo ako dyan. On fire ka. Kinuha mo na lahat ng ministry. Sige, lagay mo ako dyan. Lagay mo ako dyan. I can do better than this. Yes. No, basic lang yan. Give me more. Give me more, Coach Kianka. No, petics lang yan. Pero habang dumadaan ang araw, bigla ka na lang nawawala. Bigla mo na lang iniiwan yung mga bagay na inilagay sa iyo ng Panginoon. No, dahil mas madalas pakiramdam natin kapag madali sa una, madali na rin sa mga susunod na araw. Ganun tayo eh, we want instant. Gusto natin ng pangmatagal, ng pangmadalian, kaya mabilis ding nawawala. Kasi masyado tayong nagra-rush dun sa mga bagay. Sabi ng Lord na hindi pa, pero pupush mo, Lord, eto na. I'm ready. Give it to me. Tapos nung binigay sa'yo, Lord, hindi ko pa pala kaya. Andiyan ka ba? Pagpe-pray ko muna, Lord, mali pala yung naging decision ko. And I tell you, youth, there will be a lot of changes and challenges. It will never be easy. Hindi magiging madali ang lakbayan po natin sa Panginoon. It will never be easy. No, magkakaiba man tayo ng mga ministry, wala pong madaling ministry, just to tell you. Everything is very hard. You need to give your all out, all your best, hindi para sa tao, pero para sa Panginoon. Pagod ka, but you know na may ginagawa ang Lord sa buhay mo. Lord, take it all. I surrendered all, Panginoon. Lord, pagod ako sa mga araw na to, sa mga oras na to, pero naniniwala ko, Lord, na yung pinaka-the best na kaya kong ibigay, I will give it to you. No, may mga panahon na magbabago, may mga panahon na madadapa ka, may mga panahon na magkakamali ka, and totoo ba may mga panahon na kung saan ayaw mo pa, doon ka pa ilalagay ng Lord? Amen? Ako lang ba yung nakakaranas noon? Lord, ayoko nito. Tapos mamaya may magsabi na lang sa'yo, oh, nakaasingin ka na dito. Dito ka gagamitin ng Lord. Lord naman, ayoko nga. Pero doon tinetest ng Lord yung patience mo eh. Doon tinetest ng Lord yung understanding mo. Doon tinetest ng Lord kung paano yung relationship mo sa ibang tao. Kasi kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo, siya ding ginagawa mo sa Lord. Amen? May mga panahon na mahihirapan ka, and that is part of the progress. Wala pong process na madali. Totoo ba? Kailangan pinaghihirapan po natin. Pero I hope and I pray, hindi po tayo, no? Hindi po ito, or tayo, o yung puso po natin ang mabago sa Panginoon. Lord, magbago na lahat. Magbago na yung kaibigan ko, magbago na yung kapartner ko, pero I hope and I pray wala pa tayong partner. Amen? Study first. Amen? No, I hope and I pray na wala pong nagbabago o magbago po sa atin, sa bawat isa po sa atin when it comes to the Lord. Always remember, youth, ang Panginoon hindi lang naghahanap ng magaling lang sa umpisa. God is not just looking for a person na sa umpisa lang magaling pero hindi kayang tapusin. Ayaw po ng Lord noon. God is not just looking for starting point. You must end it well. Gusto ng Lord, kapag tinawag ka ng Lord, Lord, ikaw mismo sa sarili mo, you are prepared. You are
alam mo yun, you are ano, you are, Lord, eto na. I know and I believe, God, that I am ready. And yun po yung gusto ng Panginoon. May isang salita po tayo. Amen. Ayaw ng Lord yung ngayon, pwede ka, bukas hindi na. Ayaw ng Lord yung ngayon, all in ka kung mag-serve, pero sa mga susunod na araw, wala na. In short, ayaw ni Lord nang sa una lang magaling. Tignan mo yung katabi mo. Hindi yan yon. Hindi ikaw yon. Sabi mo, hindi ikaw yon. Set the goals that align with God's calling for your life. Ask God, pray for it. Panginoon, saan mo ba ako ilalagay? I wanna see it. Hindi mo man makita clearly with both of your eyes, pero gusto ng Panginoon na maunawaan mo. Ask the Lord. Set the goals that align. Lord, ano ba yung goals na gusto mo para sa akin? Sa paglago ko, sa spiritual na meron ako ngayon, Lord, ano ba yung gusto mong matutunan ko? For me, Lord, to progress in a higher level, no, to progress in my development, Lord, ano po ba yung gusto mo para sa akin? And sabi po doon sa Philippians, again, sa verse 6, chapter 1, verse 6, being confident on this, of this, that he who has begun a good work and you will carry it unto completion until the day of Christ Jesus. It is not only, no, in a spiritual journey na meron po tayo ngayon, or personal growth, or self-improvement, but it also about fulfilling God's purpose sa atin po mga buhay. Sino dito naniniwala kayo yung purpose na pinapalakaran sa iyo ng Panginoon? Hindi lang yan para dito lang. It's eternity. Amen? Hindi ka ilalagay ng Lord sa sitwasyon na hindi mo kaya. Maybe ngayon, nanghihina ka. Hindi mo alam kung ano yung pinapalakaran sa iyo ng Panginoon. Pero sabi doon kanina, oh, embrace your growth. Embrace it. Hindi magiging madali, pero sabi doon ng Lord, hindi ka naman niya iiwan eh. Kung bakit kanya nilagay sa sitwasyon kung nasan ka ngayon, He is with you. God will definitely finish what He started. Naniniwala po ba tayo doon na kung ano yung inumpisahan ng Panginoon sa ating mga buhay, si Lord din ang tatapos. No, hindi tayo si Lord na minsan sa una lang magaling. Let us be Christ-like. Sabi mo sa katabi mo, let us be Christ-like. No, kapag sinabi mo, panindigan mo. And sabi po sa Colossians chapter 1 verse 10, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Sabi po sa Tagalog, pag nasa inyo na ang mga ito, kayanin nyo ng mabuhay sa paraan na gusto ng Panginoon. At lagi nyo nang magagawa kung ano ang nagpapasaya. Kanina daw po? Sa Panginoon. Marami kayong magagawang mabubuting bagay at mas makikilala nyo pa ang Diyos. Amen. I hope and I pray, Light Ablaze, mas piliin natin yung mas makakalapit sa Panginoon. Amen. I hope and I pray na mas makita natin kung saan tayo nilalagay ng Lord. No, na hindi lang sa umpisa tayo magaling, tapos na po ako. Hindi lang sa umpisa tayo magaling, pero gusto ng Lord yung may pinaninindigan tayo. You are serving now? Then just give your best to the Lord. Ginagamit ka ng Panginoon ngayon, nawala ka sa ministry mo, no? Unti-unting pinapaalala sa iyo ulit ng Lord. Give your whole self to the Lord. Hindi mahalaga, no, kung sa una lang tayo naging magaling, pero God is reminding us to be more equipped, be more molded. Let's do our part to give as well our best to the Lord. Hindi yung tingi-tingi lang, amen, hindi deserve ng Lord, yung patingi-tingi lang, pero deserve ng Lord kung ano yung pinaka-the best na kaya nating ibigay sa Panginoon. Hindi, we are just called not just to live this life to this earth, but to live the life that glorifies God, and at the end of this race, Jesus is our final prize. I may not know kung ano man yung pinagdadaanan ng bawat isa sa atin ngayon. I don't know. Pero sabi doon, no, accelerate, Lord, accelerate me. Keep me higher to know you more, to encounter you, Lord. Accelerate me to become more like you, Jesus.
baguhin mo ako, Panginoon, kung may hindi ka nakikitang nakakalugod sa iyo. Sa serving journey ko, Panginoon, I'm serving you. Ginagamit ka sa labas ng church na ito, sa school mo, sa trabaho mo, if you are working. And Lord, just to accelerate me to finish the work that you have given to me. No, I may not know kung ano yung purpose na inilagay sa inyo ng Panginoon sa mga oras na ito. Ay, hindi ko alam kung saan tayo tinawag ng Lord, kung saan kayo tinawag ng Lord to do your purpose. Pero I hope and I pray kung saan man tayo nilagay ng Lord, may progress, may development, may nagbabago, nagpapabago tayo, changing the motives of our hearts, kasi hindi natin siya ginagawa para sa tao lang. We are doing it all for the glory of God. Amen. Maybe today, I don't know kung anong estado ng puso mo sa mga oras na to. I don't know your spiritual intimacy with the Lord this afternoon. I don't know if you are just serving the Lord, pero wala ka ng true relationship sa Panginoon. Baka sa mga oras na to, pakiramdam mo, nananalangin ka ng nananalangin, pero parang Lord, wala namang nangyayari. Lord, parang wala naman akong nakikitang pagbabago. Pero God is just reminding us to just embrace our journey. Embrace your growth. Embrace your progress. Hindi po tayo pare-parehas ng nilalakaran. Amen? Hindi po tayo pare-parehas ng pinagdadaanan po sa buhay. Lord, yung victory ko, yung breakthrough ko, Panginoon, ang tagal-tagal, bakit parang wala pa rin nangyayari? But today, God just want to remind you, anak, dig deeper. Go deeper. Hanapin mo ulit ang Panginoon. And this afternoon, bago tayo tumayo, no, I just want to encourage each and every one of you. Open your heart this afternoon. Pasiyasat mo sa Panginoon, Lord, ano pa yung sa tingin mo na kailangan kong gawin? To strive more, to do my best more, to accelerate God kung saan mo ko tinawag. And now, sabay-sabay po tayong tumayo. Don't mind the person behind you, beside you. It's only you and the Lord. You wanna go deeper. Gusto mong lumalim yung spiritual life mo sa Panginoon, pero ngayon parang wala kang ginagawa. This is the time that you need to surrender yourself to the Lord. Holy Spirit, take charge and move in this place. You know our hearts. As we close our eyes, as we bow down our heads, Lord, baguhin mo yung puso namin. I may not know, may mga nanlalamig na dito when it comes sa Panginoon. Pero unti-unting pinapaalala sa iyo ng Lord, just go back. Nawala ka, just go back. Just dig deeper and deeper and deeper. Seek the Lord again. Lord, ito yung estado ng puso ko sa mga oras na to. Lord, change me. Lord, mold me, Panginoon. Lord, equip me to be more like you, Jesus. Hindi pwedeng ngayong oras na to, ngayong araw na to, dito ka lang mababago, pero sa mga susunod na araw, wala na. If you wanna cry out unto the Lord, if you wanna kneel down, surrendering yourself again to the Lord, Lord, this is the time, Panginoon, na ibibigay ko ang buhay ko para sa iyo. Ayusin mo, Panginoon, yung mga sitwasyon, yung mga panahon na nawala ko sa iyo, I still serve, pero wala nang pagmamahal. And this afternoon, habang nakapikit yung mga mata natin sa Panginoon,
Just feel the presence of God in this place right now. Hindi nakakahiyang umiyak sa Panginoon. Hindi nakakaiyang sabihin sa Panginoon kung ano yung talagang nararamdaman ng puso mo sa mga oras na to. And sinasabi na Lord, Nak, it's okay. It's okay to cry. Shialagalagalagalagalagalaga. Shiarabarabarabarabarabarabarabaraba. Come on, feel the presence of God in this place. Shialabarabarabarabarabarabarabarabaraba. Lord, we want more of your presence. Increase, Panginoon, sa hapon po na ito. Huwag ka papayag na hindi ka katagpuin ng Panginoon sa mga oras na to. Let's open our mouth unto the Lord. Siara bara 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 bara. Siara bara 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 bara. Lord, move in this place, God. Siara bara 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 bara. Siara bara 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 bara. Siala gala 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 gala. Yes, God. We want to feel your presence this afternoon. Yeah, that's right. Open your mouth to the Lord right now. Sabihin mo sa Panginoon, this is the time that you need to surrender everything to the Lord. This is the time para sabihin mo sa Panginoon yung mga bagay na nakakahadlang sa pagpapatuloy mo para sa gawain ng Panginoon. Para hindi mo maranasan, maramdaman ang Panginoon sa mga oras na ito. Siara bara 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 ba. Siara bara 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 ba. And as we sing this song, Lord, remind us again. Remind us again, God, that you are with us, Panginoon. That you are doing something sa amin po mga buhay, Panginoon. Shira bara 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 ba. I was so alone in the darkest of night. Pull me into your light. There's nowhere to hide. There's nowhere to hide. And habang kinakanta mo yan, inaawit mo yan sa Panginoon. God is restoring you. God is recharging you. God is giving you a vision. Let's just stay with me, anak. Go deeper. There's no need dig deeper. To Jesus, there is none beside you. Jesus, there is no one like you. All my life, all I want is to know. Come on, light the blaze, sing it. Jesus, there is no one like you. Oh, my life, all I want is to know you more. Jesus, Jesus, there is none beside you.
Of God is here. And this afternoon, if God is reminding you again and again, pwede kang pumunta sa harap ng altar na ito. Pwede kang lumuhod at, Lord, restore me, Panginoon. Restore my relationship with you. Marami dito, I can just sense in my heart, pagod ka na. Ayaw mo nang gawin yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon, but this is the time that God is reminding you that just go back. Just go back to the presence of God. Just go back kung saan ka unang tinawag ng Panginoon. Just go back kung ano yung unang pintig ng puso mo para sa Panginoon. Pagbilang ko ng tatlo, you can run in front. You can cry out to the Lord. You can surrender again yourself para sa Panginoon. Holy Spirit, increase your presence this afternoon. Siara bara 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 bara, in a count of three. Siara bara. Yes, some of us, we are growing into different ministries. Lahat tayo nag-grow. But the question is,
gusto ng Panginoon makita sa atin ngayon, the heart, a heart who is willing to accelerate with God. Basahin natin. And it says, sabi doon, sa John 15, verses 4 to 5, sabi doon, abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit itself, unless it abides in the vine. Neither can you, unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. And whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you could not do nothing. Sinasabi lang ng Panginoon, Tyra Blazers, it's time for us to accelerate spiritually. It's time for us to level up. Kaya lang, we need to abide in Jesus. We need to abide in Him. Gusto makita ng Panginoon yung mga tao, yung mga kabataan na nag-aabide sa Kanya. Sabi doon, He, it is that bears much fruit. For apart from me, you cannot do nothing. Maybe sometimes sabi feeling natin stagnant na tayo. It is because sometimes, minsan hindi na natin inaalaw si Lord na kumilos sa buhay natin. It is just us working on the things na akala natin kaya natin. And today, young people, God wants us to level up our faith. To accelerate. Level up. To grow more. Sabi doon, if we abide in Him, He will abide in us. Kaya sa lahat ng mga willing ngayon na mag-commit, hindi ka lang basta magko-commit, hindi ka lang basta magtataas ng kamay. Lord, ako, I wanna abide in your presence. I wanna abide in you, Jesus. Pwede ba ngayong hapon na ito, itataas natin ng dalawang kamay natin? Sabi dun sa kanta, so I stand before you, Jesus. Give my whole life to you. Ngayon, kinokommit mo yung buhay mo sa Panginoon. Hindi mo kinokommit sa tao. Hindi mo kinokommit sa kahit sino pa. But the Lord is telling you today, commit your lives to me. Commit your life to me. I will abide in you. Come on, young people. Why don't you praise the name of Jesus in this place? Hallelujah. Shia labahan. Dalabalabalabalabalaba. Come on, just flow in the Spirit today. Shia labahan. Dalabalabalaba. Sister.
God. Jesus, there is no one like you. Kinakanta mo yan, awitin mo ng buong puso, Lord. So I stand, here I am. Give my whole life to you. Jesus, you are all I see. And you are far my perfect peace. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat, Panginoon. At patuloy na kinakatagpo po, O Panginoon, ang mga bawat light of blazers na naririto, O Panginoon. Father, I pray, Lord God, Lord, as we hear this word, Lord, we'll continue to desire more of you, to encounter more of you, Jesus, to know you more. Lord, wala kaming ibang nais, Panginoon, kundi makilala ka, Panginoon. Higit pa, Panginoon, sa pangunawa namin. But Father, I pray, Lord God, lahat ng mga kabataan na narito, Lord God, Lord, they will desire more of you, Jesus. Lord, more of you, Lord, in their lives, O Jesus. Lord, salamat, Panginoon. Salamat, Lord God. And Lord, hindi lang kami magaling sa simula, but Lord, we will finish what we started, O Jesus. Lord, we will all accelerate, Lord God, for your own glory and honor. So why don't you lift up your hands to the Lord, both hands to the Lord. As we receive the blessing of the Lord, may the Lord bless you and keep you. I see you. May the Lord's face shine upon you. I receive you. May the Lord give you the fruits of the Holy Spirit. I receive you. May the Lord shine upon you. I receive you. And may the Lord be with you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Pinaka the best na palakpak para sa ating Panginoon. Pwede ba yakapin mo yung katabi mo? Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Sabihin mo, I love you with the love of the Lord. Amen. Come on, we will all celebrate and proclaim God's goodness. Amen. Amen. Let's amen. Celebrate in the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord, in this place. Come on, let's clap our hands to the Lord. Come on, sino dito binago ng Panginoon? Amen. Awitin natin sa Panginoon. Whoa-oh, 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 whoa-oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos. Ideklara natin sa Panginoon. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw tayo sasama ng Panginoon. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Ano mang maging panahon? Anumang
laging panahon. Anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Whoa-oh, whoa-oh-oh, whoa-oh, whoa-oh-oh, whoa-oh. Sabihan sa Panginoon! Whoa-oh-oh, whoa-oh. Misan pa! Whoa-oh-oh, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw. Sabihin na sa Panginoon! Misan pa, araw-araw! Araw-araw sasamahan, araw-araw iiwan, araw-araw. Araw-araw, Panginoon! Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Whoa-oh, whoa-oh-oh, whoa-oh. Come on, Lila Blazers! Whoa-oh, whoa-oh-oh, whoa-oh, whoa-oh, whoa-oh-oh. Isang pa pinakamataas na palakpak para sa ating Panginoon! Tunay nga, Panginoon, na wala kang katulad! Come on, sorry sa ito! Awin na sa Panginoon! Wala kang katulad, lalala kang katulad. 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 Wala kang katulad, so declare to the Lord. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupulihin. For the last time! Anumang maging panahon, itinuloy sa Panginoon! Anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, Panginoon! Anumang maging sitwasyon, ika'y pupulihin, ikaw at ikaw pa rin! The best sa palakpang para sa ating Panginoon. Ayan, tapos na po ang ating service. See you all next week and shine for Jesus.